What's up guys? Today gagawa tayo ng macOS High Sierra na USB bootable. So, kailangan natin ng Transmac na software. So, Google nyo na lang yan at download nyo. Tapos, kailangan natin ng files na gagamitin natin. Ilalagay ko sa description yan. Download nyo na lang. Hindi ko lalagay itong DMG file ng Clover plus High Sierra installer. Kasi bawal eh. So, Google nyo na lang din to. Pero yung ibang WinRAR lalagay ko sa description. So, plug in muna natin yung USB. So, open natin Transmac. So, ito yung USB natin. Right click nyo dyan. Tapos, format disk for Mac. Click nyo lang yes. Tapos, okay lang. Tapos, yes ulit. So, kailangan natin format yan kasi yung file system ng Mac. Kailangan yun yung mare-read. So, antayin lang natin siya ma-format. So, kailangan yung USB dito medyo mataas, lagpas ng 8 GB. Ang gamit ko is 16 GB. So, medyo matagal format to kasi malaki siyang malaki yung USB. Ayan, format complete na. So, click lang natin OK. So, naging mas tabi ito. Nilalabas dito na you need to format kasi iba na yung file na nandito, pang Mac na, hindi na siya pang Windows. Cancel nyo lang. So, balik tayo sa files na dinownload nyo. Itong ito yung DMG file ng installer ng High Sierra. So, ang gagawin nyo dyan is dito sa Transmac, di ba? Tapos sa time of format, right click nyo tong USB ulit. Tapos, restore with this image. Tapos, ito yung this image nya, DMG. So, yan yun. Itong installer ng High Sierra ko, meron ng kasamang Clover kasi yun ang kailangan natin na pang-boot up, yung Clover boot up niya. So, hanap na lang kayo or Google nyo na lang yung DMG file na ganito. Kasi nakalimutan ko na kung saan ko na download to eh. Hindi na maalala. So, right click natin tong USB tapos restore with this image. Click lang yes. Tapos hanapin natin file sa desktop. Andito, tapos open. Tapos pag nandito na sa Mac, click lang okay. Tapos click lang yes.
So, antayin lang natin 'tong matapos. Medyo matagal-tagal 'to eh. Okay, restore complete. Click lang natin okay. Tapos may lalabas na window. Huwag yung po format, cancel lang. So, close na natin yung Transmac. Open natin yung Explorer. So, makikita nyo, may dalawang drive dito. Yung USB, isang bootloader, tsaka yung installer ng High Sierra. So, pag kinlik ko itong bootloader, ito yung Clover. Siya yung magbo-boot at magra-run ng installer. Pag dito sa isa, hindi mo mababasa kasi file ng macOS to. So, close lang natin yan. So, click mo sa bootloader, tapos open natin yung file. Itong Ryzen High Sierra na EFI. Extract natin yung EFI sa desktop. So, pagkatapos nyan, itong EFI na file na to, copy mo to. Tapos, dun sa bootloader, eto yan. Paste mo. Tapos replace lang natin yung all files niya. Kasi ito yung kailangan para mag load yung installer ng High Sierra. Pag wala nito, hindi siya maglo-load sa Clover. So replace natin. So diyan okay na. Tapos itong file na isa, itong Clover configuration, extract natin itong folder na yan sa desktop. Okay, close natin ito. Copy natin to, lagay natin ulit sa bootloader. Paste. Bale, gagamitin yan pag na-install na yung High Sierra. Pag na-install na siya. So, standby lang yan dyan. So yan, okay na. Nasa bootloader na lahat ng files. So close na natin. Etong isang Ryzen kernel na to. Yan. Etong folder na yan. May nakalagay na pre-install
post-install, hindi ko kasi kailangan to eh. Pero lalagay ko yung guide sa description kung paano ilagay ito. Kasi yung DMG file ko ng High Sierra, hindi na siya kailangan nito eh. So, check nyo na lang yung sa description, yung guide, para makita nyo kung paano to. So, yun na guys, kompleto na. Ibubut na lang to sa first boot o kaya sa boot options, tapos maglo-load na yung sa EFI nito para may load installer, para may install niyo yung High Sierra. So ganun lang. So ayan na yung mga files nasa description niya. Sundin niyo na lang yung guide ko. So salamat guys sa panonood. Till next video ulit, please like and subscribe. Yung next video is paano pag-install ng High Sierra sa desktop at ang processor ay Ryzen 5. So thanks ulit guys, sa susunod ulit.